Hello! Welcome to Doktorapedia. Naninilaw ba si baby? Tatalakayin natin ang madalas na sanhi ng paninilaw ng sanggol, ano ang lunas sa paninilaw ni baby, paano magpaaraw ng sanggol, at kailan dapat nang ipag-alala at dapat nang dalhin sa doktor ang naninilaw na baby. Ang paninilaw ng sanggol ay normal na nangyayari ilang araw pagkatapos niyang ipanganak. Kung siya ay isang term baby o husto siya sa buwan noong siya ay iyong ipinanganak, ang paninilaw ni baby ay mapapansin mula ikatatlo hanggang ikapitong araw ng kanyang buhay. Ibig sabihin, day 3 hanggang day 7 ng buhay niya. Pero kung siya ay preterm o ipinanganak ng kulang sa buwan, maaaring mas maaga at mas matagal ang paninilaw ni baby, mula ikadalawa hanggang ikasampung araw ng kanyang buhay o day 2 hanggang day 10 ng buhay niya. Ang karaniwang paninilaw ng bagong anak na sanggol o yung tinatawag na physiologic jaundice ay dahil sa normal na pagkamatay ng mga red blood cells sa kanyang dugo. Ang red blood cells kasi ng mga bagong anak na sanggol ay mas maigsi ang buhay. At kapag namatay ang mga red blood cells, ang hemoglobin na galing sa loob ng mga ito ay ginagawang indirect bilirubin ng katawan na dinadala ng dugo papunta sa atay kung saan ang mga ito ay pinoproseso at ginagawang direct bilirubin para maitapon at mailabas ng katawan kasama sa ihi at tae ni baby. Dahil hindi pa masyadong mabilis magtrabaho ang atay ng mga baby, naiipon pansamantala ang mga indirect bilirubin sa dugo at sila ay nadedeposit sa iba't ibang parte ng katawan na siyang dahilan kung bakit nagiging madilaw ang mata at balat ni baby. Bago tayo magpatuloy, paalala na ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-examine, pag-diagnose at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Sa paglipas ng mga araw, bumibilis ng magtrabaho ang atay. Mas marami ng indirect bilirubin ang napoproseso at nagiging direct bilirubin na naisasama sa tae at ihi ni baby. Kaya, kumukonti na ang naiiwang bilirubin sa dugo at unti-unting nawawala ang paninilaw ni baby. Kung hindi naman sobra ang paninilaw ni baby, ibig sabihin hindi naman gaanong madaming bilirubin ang naiipon sa kanyang dugo at katawan. Kapag ganito, hindi naman ito delikado. Basta ang sanggol ay walang ibang simptomas. Ang sanggol ay maayos na kumukonsumo ng gatas, walang lagnat, masigla, at mukhang walang ibang problema maliban sa paninilaw. Kapag nagbe-breastfeed, pwedeng mas matagal ang paninilaw ng sanggol dahil may substance sa breast milk na pwedeng makaapekto sa metabolismo ng bilirubin. Kaya, pwedeng humaba ang panahon na naninilaw si baby. At minsan ay umaabot ng ilang linggo ang paninilaw ni baby. Ano ang lunas sa natural na paninilaw ng sanggol o yung tinatawag na physiologic jaundice? Para sa mga sanggol na may paninilaw dahil sa natural na proseso ng pagkamatay ng mga red blood cells at walang ibang mga simptomas o sakit, ang pagpapaaraw ng sanggol ay makakatulong sa pagbabawas ng kanyang paninilaw. Paano ito nakakatulong? Dahil kapag ang mga indirect bilirubin sa balat ay tinamaan ng araw, ang mga ito ay nagiging ibang tipo ng bilirubin at itong tipo ng bilirubin na ito ay nakakalabas sa katawan sa pamamagitan ng pagsama sa tae at sa ihi na hindi na kailangang iproseso pa ng atay. Kaya, mas mabilis mailabas sa katawan ang mga bilirubin. Paano magpaaraw ng sanggol? Una, kailangang hubaran ng sanggol. Dahil mas maraming balat ang natatamaan ng araw, mas maraming bilirubin ang magiging tipo ng bilirubin na makakasama sa tae at ihi nang hindi kinakailangang iproseso ng atay. Pwede rin naman natakpan ang diaper area ni baby. Paarawan ng sanggol habang siya ay nakatihaya. Iposisyon ang kanyang ulo kung saan sumikat ang araw para hindi siya masilaw sa araw kung bubuksan niya ang kanyang mata. Paarawan ng sanggol sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Tapos, idapa mo si baby para maarawan din ang balat niya sa likod. 10 to 15 minutes ulit. Siguraduhin hindi natatakpan ang ilong ni baby para siya ay makahinga ng maayos. Paarawan si baby araw-araw, suma total na 20 hanggang 30 minuto kada araw. At pwede itong gawin mula 6:30 AM hanggang 8 AM para hindi pa masyadong mainit ang araw. Ang pagpapaaraw kay baby ay pwede pa rin gawin kahit maulap ang panahon. Kailan kailangang mag-alala tungkol sa paninilaw ng sanggol at kailan ito dapat imbestigahan? Una, kapag ang sanggol ay naninilaw na sa unang araw pa lang ng kanyang buhay. Kapag ang sanggol
Bonggol ay nanilaw na sa unang 24 oras ng buhay niya, ito ay hindi na dahil sa natural na proseso ng pagkamatay ng mga red blood cells ng sanggol. Ang paninilaw ng sanggol ay maaring dahil sa kalat at malalang impeksyon o sepsis, sakit sa dugo o blood group incompatibility sa pagitan ng dugo ng nanay at ng dugo ng sanggol. Pwedeng mangyari ito kapag ang blood type ng nanay ay type O at ang blood type ng sanggol ay hindi type O. O kaya, ang nanay ay may negative na dugo at ang baby naman ay may positive na dugo. Sa ganitong mga sitwasyon, ang nanay ay gumagawa ng antibodies kontra sa mga red blood cells ng sanggol. Inaatake ng mga antibodies na ito ang mga red blood cells ng sanggol. Kaya, ang mga red blood cells ng sanggol ay pumuputok at namamatay ng mas maaga kesa sa natural na nangyayari. Kaya, unang araw pa lang ng buhay ng sanggol, naninilaw na ito. Sa mas malalang pagkakataon, merong mga sanggol na madilaw na paglabas nila sa sinapupunan ng nanay. Ang pangalawang pagkakataon na dapat imbestigahan ay kapag may sobrang paninilaw ang sanggol. Ibig sabihin, kahit pinapaarawan mo na si baby, ay hindi nababawasan ang kanyang paninilaw at parang lalo pang nagiging mas matingkad ang pagkadilaw ni baby at umaabot na sa tiyan at hita pababa sa talampakan ang paninilaw. Ang paninilaw kasi ay nagsisimula sa mata, sa mukha, pababa sa dibdib, sa tiyan, hanggang umabot sa hita at paa. Ang mga mas mababang parte ng katawan tulad ng hita at paa ay nagiging madilaw habang dumadami ang bilirubin sa katawan. Paano malalaman kung hanggang saan ang paninilaw ng sanggol? Gamit ang hintuturo, diinan sandali ang bandang gitna ng dibdib ng sanggol. Sa pag-angat ng iyong hintuturo, tingnan ang balat na pinanggalingan ng iyong hintuturo. Karaniwan, ito ay makikitang mas maputla ang kulay. Kung may bahid ng paninilaw ang balat na pinanggalingan ng iyong hintuturo, ibig sabihin ang paninilaw ng sanggol ay abot hanggang dibdib. Ulitin ang prosesong ito sa tiyan, hita, at binti ng sanggol upang malaman kung hanggang saan ang kanyang paninilaw. Kung ang paninilaw ng sanggol ay umabot na sa kanyang tiyan o kaya ay sa kanyang hita o binti, mas mabuting dalhin mo na ang sanggol sa iyong pediatrician para siya ay ma-examine at maimbestigahan ang kanyang paninilaw. Kapag sobra ang paninilaw ng sanggol, ibig sabihin sobrang taas ng bilirubin ng sanggol. Kailangang maimbestigahan kung anong klaseng bilirubin ang mataas sa dugo ng sanggol para mabigyan ng nararapat na lunas. Ang sobrang paninilaw dahil sa sobrang taas ng indirect bilirubin ay maaaring mangyari kapag napakaraming red blood cells ng sanggol ang sabay-sabay na pumuputok at namamatay. Ito ay maaaring dahil sa pag-aatake ng mga antibodies galing sa nanay o dahil sa iba pang sakit sa dugo ng sanggol o maaari rin naman na ito ay dahil mayroong pagdudugong nangyari sa katawan ni baby. Isang halimbawa ay ang tinatawag na cephal hematoma kung saan maraming dugo ang lumabas sa ugat sa anit ni baby habang siya ay ipinapanganak. Kaya ang mga red blood cells sa dugong lumabas sa ugat ay mamamatay at maraming indirect bilirubin ang magagawa ng katawan na siyang dahilan ng sobrang paninilaw ng sanggol. Kapag ang indirect bilirubin ang siyang sobrang taas, ang delikadong komplikasyon nito ay ang pagpunta ng indirect bilirubin sa utak na maaaring magresulta sa permanenteng kapansanan ng bata at pwede rin niya itong ikamatay. Kapag sobrang taas ng indirect bilirubin, ang sanggol ay kinakailangang sumailalim sa tinatawag na phototherapy. Ang phototherapy ay ang paggamit ng espesyal na mga ilaw na makakatulong para sa mabilisang pagbaba ng indirect bilirubin sa dugo ng sanggol para mapababa ang posibilidad na magkaroon ng komplikasyon sa utak ang paninilaw ng sanggol. Ang phototherapy ay hindi lunas kapag direct bilirubin ang sobrang taas. Kaya, kailangang maimbestigahan ang dahilan ng paninilaw para mabigyan ng tamang lunas. Kabilang sa mga posibleng sanhi ng mataas na direct bilirubin, ang hepatitis o ibang impeksyon at iba pang sakit sa atay. Posible rin na may bara sa mga tubo ng atay. Ang pangatlong pagkakataon na kailangan ng mag-imbestiga ay kapag ang sanggol ay may ibang simptomas maliban sa paninilaw. Kabilang dito ang pagiging matamlay, ayaw uminom ng gatas, o kaya ay may lagnat, pwedeng nagsusuka, o may pag-ubo, o iba pang simptomas. Kapag may mga ganitong simptomas, napaka-importante na siya ay magawa ng mga laboratory tests dahil maaring meron siyang malalang impeksyon na nangangailangan ng matatapang na gamot kasali na ang antibiotics.
amniotic. Ang pang-apat na pagkakataon na kailangan na mag-imbestiga ay kapag ang sanggol ay mahigit ng 2 linggo ang edad pero naninilaw pa rin siya. Bagamat sinabi natin kanina na pwedeng tumagal ang natural na paninilaw ng sanggol kung siya ay nagbe-breastfeed, kapag lampas na sa 2 linggo ang paninilaw ng sanggol, mas mabuti pa rin na magawa na siya ng mga laboratory tests kahit siya ay nagbe-breastfeed para makasigurado na walang ibang mas malalang dahilan ang matagal na paninilaw ng sanggol, tulad halimbawa ng hepatitis o ibang impeksyon o kaya ay biliary atresia. Ang biliary atresia ay isang kondisyon kung saan may problema sa mga tubo mula sa atay papuntang bituka. Dahil dito, walang dadaanan ng direct bilirubin mula atay papuntang bituka kung saan maisasama ito sana sa tae palabas ng katawan. Kaya, ang direct bilirubin ay naiipon sa loob ng katawan at nagiging sanhi ng paninilaw ni baby. Ang panglimang pagkakataon na kailangan na mag-imbestiga ay kapag nagiging mapusyaw o mas maputla ang kulay ng tae ng sanggol. Ang responsable sa kulay ng tae ay ang bilirubin. Kapag ang tae ng sanggol ay unti-unting nawawalan ng kulay, ito ay nangangahulugan na pakonti ng pakonti ang bilirubin na kasama sa tae ng sanggol. Ibig sabihin, ang bilirubin ay hindi na makadaloy mula atay papuntang bituka. Ito ay nangangahulugan na pati ang iba pang mapaminsalang kemikal na gusto ring itapon ng atay papunta sa bituka para mailabas kasama ng tae ay hindi rin nakakadaloy papuntang bituka. At ang mga kemikal na ito, kapag nanatili sa atay, ay makasisira ng atay. Ito ang nangyayari sa biliary atresia na isang kondisyon kung saan hindi tumubo ng maayos ang mga tubo mula atay papuntang bituka. Kaya kapag ang tae ng sanggol ay paputla ng paputla ang kulay, kailangan nang magawa ng mga test ang sanggol para malaman kung bakit ito nangyayari para mabigyan ng nararapat na lunas si baby. Ang biliary atresia ay tatalakayin ng mas detalyado sa isang hiwalay na video. Ang mga link para sa iba pang video ay nasa description ng video na ito. Please like and share this video, subscribe sa channel na ito, and click the notification bell. Thank you for watching and see you sa next video.